Sabi daw nila, kapag malapit ka ng tumuntum sa next level, malas daw. Kaya dito, titignan natin kung totoo. Isang laro na lang kasi, mag-mimitical owner na to sa account ko. Buti na lang ang itinapat sa akin ni Muntong yung anak ni Nolan. Balita ko nga, isa to sa mga irerebom ti Muntong. Masyado na kasing halap pa yung kahanap nila sa akin. Kaya naisip nilang palakasan na lang yung mga kalaban ko. Grabe, ang bright-bright niya talaga. Matapos ako dalawa ni Bangkay, inatawag pa siya ng Dracula. Tingnan niyo, mukhang tatlong rice ata yung kinain nito. Ganadong-ganado. Tapos dito si Bangkay, nag-aala Super Marco. Naku, 2 minutes pa lang nananaginip ka ata. Pag nahihirapan na kayo sa linyo, huwag kayong maiyang humingi ng tulong sa kakampi. Minsan naman kasi, sumusunod naman sila. Maraming salamat sa inyo. Makakabawi rin ako sa inyo mamaya. Tito, si Laila gumagawa na ng paraan para makaipon. Pinigilan nga namin siya. Kaso maya-maya, dumating dito si Alu. Grabe, naaalala ko sa kanya yung kakampi ko kahapon. Yung walang plano-plano, lusob na nalusob. Dati atang super saiyan to. Grabe, ang babaik naman ng mga kakampi ko. Isipin nyo, si Nana umaabot dun sa bot lane. Kahit sobrang liit ang bias niya. Kaya syempre, itutuluan ko rin kayo. Grabe, idubos na ni Bangkay lahat ng panligtas niya ng buhay. Maya-maya, dumating na dito si Alo. Galit na galit. Palak niya ata kaming ubusin. Pero better luck next time sa susunod na lang. Si Nana umandusay. Tapos ang titi yung tatay niya, ginagawang crispy pata. Ipaghiganti ko nga sana sila. Paso pagpasok ko sa damo, meron ako naapakan. Grabe, diyan ka pa naglabas ng ebak. Sayang naman ha. Si Nana, ang lakas talaga mang asar. Tignan niyo, sobrang daming umahabol sa kanya. Ngiti pa lang kasi ni Nana, nakakabad trip na. Partida, hindi pa yan tumatawa. Tumakbuhan ang Nana, kami nang bahala dito. Habang pinagtutulungan nga nila si Bangkay, dadalhin ko lang yung isang tasaw. Kaya, grabe nga, sobrang kunat. Parang nahangin ang kitsaram. Pero katagalan, kayang-kaya naman natin siya. Lalong-lalo na kapag kompleto na yung gamit ko. Grabe, buntik nang hindi to mama. Maya-maya, dumating na dito yung makakampi niya. So goodbye, gang. Paso! Sayang nga lang, napag-ulti pa si Bangkay. Pero wag kayong mag-alala, parating na dito si Tito Bagang. Ora, 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 ora! Ayun, papay, dito, tagkahagulo na naman, saktong-sakto nga yung paso ko. Mapapalipat ko nga si Wangwang, sobrang dami pampulado. Sayang nga lang, dalawa lang yung napitas natin. Pero aatas muna ako, luhang hindi na natin kaya yan. Dito, naabutan ko na naman sila sa eskinita. Pinagtatanggol nila si Nana. Grabe naman tong mga to. Bakit yung palaging nahabol si Nana? Porkit yung damit niya, nakapangiyaya. Oh my God, saktong-sakto, araw na akong hindi nakakaminyak. Wala dito yung papa mo, pero pwede mo akong tawagin. Daddy, pasensya ka na Laila. Dito, nakapasok na kami sa loob ng base ng kalaban. Si Bangkay, wala nang magawa. Tapos yung maoy na alo kanina, nangihina. Naku, ganyan talaga pag tumatanda, hanggang one round na lang. Dito, nagulat ako. May nakasalubang akong tsahadal. Tay si Nana pala. Bakit kasi may blahay kasama pa? Grabe, ang kulit talaga nito. Ayaw to umuwi. Ang sarap isa ako. Ayan, namatay ka tuloy. Dito, nalilord na kami. Baka kasi makambak pa. Pero maya-maya, dumating dito sila Boy Maso at saka si Kalan. Sobrang lakas nga ng loob nila kumontes. Wala na kasi silang no choice. After nga namin maitumbay makunat niya kahampi, ang akala ko, tatakbo na. Kaso dumating dito may hawak na labaha. Walang kadala-dala. Inabol ko nga si Laila. Piling ko, hindi naman niya ako kahit. Tito Bes, umuwi muna ako saglit. Malapit na kasing matapos yung laban. At ayun, panalo! Yung sumpa, hindi naman totoo. Pero naranasan niyo rin bang matalo kapag malapit na kayong tumuntaw sa next level? I-comment kayo naman sa video para araw-araw kayong victory!